Good evening. As was announced, we're celebrating the feast of the dedication of the Lateran Basilica in Rome as a symbol of the church that is made of living stones. Tayo yon. We are the church. In the first reading, the prophet Ezekiel had a vision about the temple in heaven, the heavenly Jerusalem. In the second reading, St. Paul tells us in his letter to the Corinthians that we are the temple of God. God dwells in us. So, if anyone destroys God's temple, God will destroy that person, for the temple of God, which you are, is holy. So, tignan natin. Yung atin bang katawan, we consider it holy? And in the gospel, Jesus said, destroy this temple, and in 3 days, I will raise it up. And disciples realized that he was speaking about the temple of his body. So the symbolism is very clear. We are the living stones out of which the church is made. We are also the body of Christ. We are his temple. He is the head of the body, according to St. Paul in another letter. So let us pray for the church today. For all those who are persecuted, for the leaders of the church, for the members like us, especially in this time of COVID and economic collapse and the coming devastation that climate change will wreak on the earth. Pinag-uusapan ngayon sa Glasgow yung climate change. Pero sa palagay ko, hindi magbabago dahil mahal pa rin talaga ng tao yung profit eh. So sinasakripisyo, ang ibig kong sasabihin dito, yung bawat tao, templo ng Diyos. Sinasakripisyo yung tao dahil may profit-oriented economy. So nasisira ang temple ng Diyos. Kailangan ipaglaban din natin ang dangal ng tao na ang kanyang katawan lang. Wala pa yung kaluluwa. Templo na nananahan ang Diyos doon. So kailangan alagaan, yung mga kailangang alagaan, tutulungan natin ngayon ang shrine of Jesus the Divine Word. Every other day, nagpapakain po iyan doon sa mga bata na undernourished. Tuloy-tuloy po iyan. Tinutulungan ng Caritas tsaka NASA. Sapagkat kahit bata ba, temple of God yan. Kaya nga ayaw din ng simbahan ng abortion dahil pag simulaan ng buhay niyan, nananahan na ang Diyos diyan. Pag bininyagan pa yan, dadagdag ang kaniyang kadakilaan. Lalong nagiging templo ng Diyos dahil dedicated na gaya ng pag-dedicate ng Lateran na simbahan doon sa Roma as the seat of the Pope. So temple ang keyword ng mga pagbasa ngayong dedication of the Lateran Basilica in Rome. So ang lagi ko rin sinasabi, huwag mong abusuhin yung katawan mo. Lagi nang sinisirmonan yung mga palainom, yung nagsisigarilyo. Pero ang akin, paulit-ulit kong sinasabi, kung kumakain ka,
ng pagkain na puno ng chemical fertilizer at saka pesticide, nasisira ang tempo. Eh minsan wala na tayong magagawa. Ito rin ang aking sasabihin kasi bibili ka, saan ka bibili noong walang pesticide? Kailangan, ang sabi ng simbahan ha, in the light of food, the threats to food, food security, babaguhin ang food production. Ewan ko kung magagawa natin yan. Kasi kasama din sa climate change, yung pag tinapon mo kasi yung fertilizer, may gas yan, may carbon dioxide na pupunta sa taas. Lalong mahirapan tayo sa climate change. Masalaming mga tao na may dangal bilang templo ng Diyos ang mahihirapan. Yan pinapaalaala sa atin ngayon. At panghuling sasabihin ko, lalo na pag tinanggap mo si Jesus, katawan niya yan. Ikaw templo na. Nabinyagan ka pa, mas mataas ang dangal mo. Nananahan sa iyo ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Lalong tumitindi ang pananahan ng Diyos pag tinanggap natin ang katawan ni Kristo. Siya ang templo, siya rin ang ating tinatanggap bilang mga templo. For what purpose? So that we will become the living stones that make up the temple of Christ. Yan yung growth in the spiritual life. Kaya ipagdasal natin ang bawat Katoliko, maski lahat ng Kristiyano na, bilang templo ng Panginoon, na sana we will become living stones. Kagaya ng Latiran, mga bato yan na in-stock na ganyan, nilagyan ng mortar, o ilang siglo na, andun pa. Tayo rin ang living stones na dapat hindi matitinag sa kabila ng mga tukso, sa kabila ng kahilayan ng mundo, sa kabila ng materialismo ng ekonomiya, living stones. Yan ay pagdasal natin as we celebrate the dedication of the Lateran Basilica in Rome, November 9.